Hello guys! Welcome back sa channel ko. Ayan. So, marami nag-PM sa akin nung nakaraan kung paano ko nakuha yung mga anak ko dito. Kung ano yung naging process namin sa pag-process ng family reunification visa. Nag-post kasi ako nung nakaraan sa Philcom. So, marami nagtanong sa akin kung paano kunin yung mga bata. So, gusto ko talagang gumawa ng video about dito. Kaso nga lang, wala talaga akong time. Dahil ibang-iba po talaga yung buhay kapag meron kang mga anak dito tapos nagtatrabaho ka. So, ayun. So, ngayon, gusto ko i-share sa inyo yung naging journey namin sa pagpaprocess ng visa ng mga bata. So, nag-start po kami last year, kantong month din, December. So, ito, nagpaprocess na ako ng mga papel nila, mga kailangan kong documents na galing dito. So, ayun. Tapos, appearance sila sa embassy ng February. So, na-approve sila ng May. So, ayan. So, simulan natin muna sa ano sa requirements sa pagkuha ng family reunification. So, ito po yung mga naging experience ko. Ito po yung mga sinabmit namin sa embassy. So, hindi ko po alam kung may bago na po ngayon. Pwede nyo naman pong i-check sa website ng Check Embassy Manila kung may latest na requirements na o may kailangan silang bagong requirements. So, ito po ay based on my experience lang po lahat. So, simulan po natin sa mga requirements. So, una po dyan, syempre kailangan po natin ng meron po tayong natatabing pera at lahat po ito ay medyo magastos po. At syempre, yun nga, kailangan financially ready din tayo sa pag-process ng visa ng mga anak natin o ng asawa natin. Simulan natin na. So, yung una po, kailangan nyo po ng proof of accommodation. Yun po ay katibayan na kung meron silang matitirahan dito sa Czech Republic. So, kailangan po yung proof of accommodation nakapangalan po sa mga anak ninyo. Or kung asawa nyo po yung kukunin nyo, kailangan po nakapangalan sa asawa ninyo. Kung dalawa po yung anak nyo, dalawa din po yung proof of accommodation. Siyempre, nakapangalan po tag-iisa sa kanila. So, yun po, dapat po naka-check po siya. Literal naman po yun na check na. So, yung proof of accommodation po, meron po siyang expiration. So, bago po kayo mag-submit ng mga documents sa embassy, so, i-check nyo po kung valid pa po yung mga requirements. So, ayun po. Sunod naman po ay yung proof of income. So, yun po ay kukunin nyo sa company kung saan kayo nag-work, sa HR nyo po. Magre-request po kayo nun. So, yun po yung breakdown ng last 3 months nyong sahod. So, yan po, dyan po nagbe-base yung embassy kung kaya nyo pong buhayin yung family nyo dito sa Czech Republic. Kailangan po naka-check siya. Dapat may stamp ng HR nyo. Kasi yung unang binigay sa akin dati niya, naka-English. So, hindi pala pwede. Hindi ko rin naman alam. So, ayun. Kailangan naka-check siya. So, sumunod po ay yung employment contract. So, syempre, kailangan naka-check din. Makukuha nyo po yan kung saan kayo nagtatrabahong company. Hingin nyo lang po sa HR ninyo. So, yun, kailangan din po may stamp po yan ng HR ninyo. At sumunod po ay yung birth certificate na kailangan naka-PSA na and apostille. So, yung birth certificate po ng mga anak ko, dinala ko po siya dito sa Czech Republic kasi dito ko siya pinatranslate. Kasi kailangan po naka-translate siya sa Czech na kailangan authorized translator din yung nag-check. So, kung nasa Pilipinas po yung asawa nyo, dun po kayo nag-aasikaso ng mga ganon. So, meron din po yatang nagtatranslate sa embassy. Hindi ko lang din po sure. So, tanongin nyo na lang po kung meron nga po at kung saan po dun. So, ayun po. Kung magkano naman po yung binayad ko dun sa translation dito, parang 500 po yata isang document. Sa pagkakatanda ko po. Yun. Yun. So, sunod na po tayo. So, syempre po, kailangan nyo ng passport na valid. Pag nag-apply kayo nitong family reunification visa, kailangan valid yung passport ng anak ninyo or ng asawa nyo i-apply. So, sunod po ay yung visa picture.
ilalagay ko dito kung anong size nun, check ko sa website ng Czech Embassy. So, syempre sa visa picture, bawal mag-smile, ganyan. Alam nyo na yon. So, sunod yung form na pwede nyo i-download sa website ng Czech Embassy, Manila. Kung meron akong copy dyan, kung di ko pa natapon, so ipapakita ko sa inyo. Picturean ko yung nilalagay ko dito. Sunod yung visa fee. Yung visa fee ng mga anak ko dati ay 5,500, isa sa kanila. So, hindi ko alam kung tumaas na siya ngayon. Wala pa akong naririnig ulit kung magkano na ulit yung visa fee. And sunod ay yung, ito po ay kung kinakailangan lang naman, yung SPA. Yung SPA po, nagpagawa po ako kasi parehas kami ng asawa kong nandito sa Czech Republic. So, yung sasama sa mga anak ko ay yung friend ko, yun ang sumama sa kanila nung nag-appointment sila sa embassy. So, yun, yung SPA po, pinagawa ko dito sa Philippine Embassy natin. So, after po nun, kapag nakuha niyo yung SPA, kailangan niyo rin siyang ipatranslate. Yung bayad ko po sa SPA sa embassy ay 600 CCK sa pagkakatanda ko yata. So, yun po, tapos papatranslate niyo po siya ulit, ganun ulit. So, lahat po ng isasubmit ninyo na requirements sa embassy, kailangan po naka-check siya. Yun po yung required na nila sa mga documents na ipapasa natin. So, yun. Sunod po, so, yun lang naman yung pinaka-main na mga requirements. So, ito yung nilista ko na supporting documents na kailangan isama ninyo. Halimbawa po, kompleto na po lahat yan, mga documents na nabanggit ko, at ipapadala nyo na siya sa Pilipinas. Lagyan nyo po ng copy ng passport nyo at saka ng biometrics nyo. So, i-xerox nyo po yun kasi hinihingi po yun sa embassy. So, halimbawa po, kompleto na po yung mga requirements nyo, then magpa-appointment na po kayo sa embassy. At kung sure naman po kayo na madali nyo makukuha lahat yung mga requirements, pwede naman kayo magpa-appointment muna bago kayo mag-process nitong mga documents na kailangan. So, ako po kinompleto ko muna lahat bago kami nagpa-appointment sa embassy. So, ayun po, kapag nga kumpleto na at pinadala nyo na sa Pilipinas, so DHL po ako nagpadala. Medyo mahal po sa DHL, kaya ikumpleto nyo po muna lahat na requirements nyo. Be sure po na wala kayong nakalimutan kasi sayang yung pagpapadala. Sa pagkakalala ko, 3,000 bayad ko sa DHL nung pinadala ko yung mga documents na to sa Pilipinas. Doon nila pinapasa sa Czech Embassy sa Manila yung mga requirements. Pero dito pa rin pinaprocess. Decision para sa visa, dito pa rin nila ginagawa. Diba? Kaya nga sabi ko, bakit hindi na lang dito ipasa sa embassy dito, pinahirapan pa. So, kasi kailangan may mga appointment pa, yung mga bata napunta pa doon, or kung sino yung nag-apply ng visa. So, ayun. So, kung nandun na po sa Pinas at dadalhin na nila sa embassy, halimbawa appointment na nila, lagyan nyo po ng Xerox copy lahat ng documents. At ang tanda ko po, iniiwan nila dyan yung birth certificate eh. Yung original ng birth certificate tsaka yung SPA yata. Basta po lahat i-xerox nyo na para pagdating nyo dun sa embassy, hindi na kayo babalik pa sa labas para magpa-xerox pa. So, yun po. May nagtanong kung kailangan na show money. So, bago ko po yan pinasa sa Pilipinas, humingi po ako ng bank statement dito kung saan akong bankong meron dito sa Czech Republic. Pero, nung nandun na sila sa embassy, hindi naman nila kinuha yung bank statement ko. So, ito lang yung kinuha nila. May naririnig kasi ako ngayon na parang humihingi na sila ng show money. So, hindi ko po sure. So, tanong-tanong nyo na lang po sa iba or mag-email po kayo sa embassy kung kailangan po talaga ng show money po. Nung nag-appointment na po yung mga anak ko nung February, hindi sila ng additional requirements. Nag-email sila sa akin nung April. Humingi sila ng father's consent ng asawa ko para sa mga anak ko. So, sabi ko nga, bakit pa humihingi? Eh, nandito naman yung asawa ko. So, yun daw, kailangan daw talaga, kaya kailangan i-provide ko. So, ayun, nagpagawa ako ng
consent, tapos pinatranslate ko ulit sa check. So, yun po. And then, sabi nila sa akin, pwede kong isend sa Pilipinas, pwede ko rin isend dito na mismo sa ministry dito. Sa Ostrava ko siya pinadala kasi yun yung binigay na address ng embassy. Sabi ko kasi kung ipapadala ko pa sa Pilipinas, papa DHL ko na naman. So, ang mahal na naman. Buti na lang pwede dito. So, ayun. After nun, April. So, pagka next month, nag-email na sila na approve na yung visa ng mga anak ko. So, yun. Sobrang saya ko. Parang sabi ko, ala, eto na, moment of truth na. So, yun. Pagka-approve ng visa ng mga anak ko, ay yung sunod naman na kailangan ay yung insurance nila para makuha yung visa nila. So, yung passport, hindi na pala nila pinaiwan doon. Pag na-approve na yung visa ng mga bata, so, dadalhin mo sa kanila is ididikit yung visa sa passport. So, yun po, yung susunod yun na ipoprovide yung ano nila, yung insurance nila. So, dahil 1 year yung binigay na insurance, 1 year yung binigay na visa sa kanila, so, yung babayaran nyo na insurance ay 1 year din. So, yung kinuha po namin na insurance, sorry, ay Unica. Dahil yun yung pinaka medyo mura. Kaso lang, ngayon po, hindi na daw yun pwede. Hindi na daw tinatanggap yun sa ministry. So, kailangan VZP na. So, next year po, kapag nag-renew kami ng visa nila, so, mag-VZP na kami. Medyo mas mahal-mahal nga lang sa VZP. So, yun. Pag naman okay na lahat, nakuha nyo na yung visa nila and passport sa embassy, so pwede na kayo mag-book ng ticket and yun, pwede nyo na silang dalhin dito. Wala naman pong medical yung mga bata, so sa pagkakaalam ko yung kung yung asawa nyo pong kukunin nyo, so yun yata meron po silang medical bago sila pumunta dito, hindi ko lang po sure sa bagay na yun. So sa mga bata, wala naman po. Kung mag-aaral yung mga anak nyo dito, so kukuha na nyo sila ng pedya dito, at bago sila pumasok sa school, kailangan fit po sila. So, yun lang naman po lahat ng mga requirements and kung ano yung mga pinasa namin sa embassy. Kung may makakalimutan man po ako, so ilalagay ko na lang sa description. So, medyo lipas na kasi, kaya hindi ko alam kung may nakalimutan ba ako. So, isipin ko pa. Kung meron man, lalagay ko sa description box. At kung may tanong kayo, i-comment nyo lang or i-message nyo po ako sa Facebook ko. And kung hindi ako busy, re-replyan ko po kayo agad. Kung hindi kayo, kung kayo ma-replyan, ibig sabihin may trabaho po ako. So, yun. Sinasabi ko naman kapag may nag-chat sa akin. So, ito po pala yung hindi ko nabanggit kaninang simula ng video. Kumuha po kami ng agent nung nag-process po kami ng visa ng mga anak ko. Dahil hindi nga po kami, hindi namin kabisado yung pag-process. So, yung friend ko from Borno, na nandito na rin yung mga anak niya. Hello, Joy. Salamat sa lahat ng naitulong mo. So, siya rin po yung nag-guide sa akin nung nagpa-process ako ng visa ng mga bata. So, ini-recommend niya yung agent niya, na naging agent ko na rin. So, kung interesado po kayo, ito yung Facebook page niya. Ilalagay ko din sa baba yung link ng Facebook niya. Kung gusto niyo pong mag-inquire sa kanya about sa pag-process ng visa para sa asawa or sa anak. So, i-message nyo lang po siya, or pwede kayo mag-book na ng appointment sa kanya para po sa mga nandito sa Czech Republic. So, bagong bukas po yung office niya sa Prague, mag-email lang kayo sa kanya para makapag-book kayo ng appointment sa kanya. So, siya po yung tumulong sa akin paano mag-process nito, ng mga siya po yung nag-guide sa akin. So, yun. Kung kukuhanin nyo siyang agent, mabait naman po yun at highly recommended ko din po, at hindi naman po ganun kamahal yung single niya sa dalawang anak ko, at kayang-kaya niya yun for sure, at hindi niya kayo papabayaan. Yun ang ma-assure ko sa inyo. Pati sa insurance, tutulungan niya kayo kung paano kumuha. Siya rin po pala yung nagpa-appointment sa amin, sa mga anak ko. So, kung halimbawa po, kung ayaw nyo naman po kumuha ng agent, pwede naman po kayo mag-process ng sarili nyo lang. At pwede naman po tayo magtanong-tanong kung ayaw nyo rin mag-extra kasing bayad sa agent. So, pwede naman tayo magtanong-tanong sa iba. Pwede rin kayo mag-post sa Philcom kung gusto nyo pong magtanong about sa family reunification.
So, ayan, kung may tanong din po kayo at kaya ko naman sagutin, pwede ko naman din kayong tulungan. So, yun. Recommend ko lang yung agent namin, si Check Visa Help, kung gusto nyo na smooth yung pagpaprocess ng visa ng family nyo. So, yun lang po. Again, kung may makalimutan ako, ipopost ko na lang sa description box. And sana makatulong sa inyo to, sa mga gustong kumuha ng family nila, kagaya ko. So, pangarap ko lang to dati. So, ito, masaya-masaya ako na kasama ko na sila ngayon. Lalo-lalo na sa time ngayon na yung COVID, hindi pa masabi kung kailan titigil. So, yung ngayon, yung Czech Republic, mahigpit na naman po kami dito. Red list na naman yung Czech sa Philippines. So, kaya yung iba na yung makasamaan, hindi po sila nakauwi sa Pilipinas. So, yun lang po. At thank you sa panonood ninyo. And see you again sa next vlog. So, sa next vlog namin, gusto ko i-share sa inyo kung paano namin na-enroll yung mga bata dito sa school, public school dito sa Czech Republic. Yun. Bye na guys, at ako'y mag-iintindi pa. May pasok pa ako ngayong hapon. Thank you and God bless you. Bye-bye.